Isa pong magandang umaga sa aking mga taga subaybay, sa mga naniniwala sa banal na kasulatan at sa ating Panginoong Hesukristo. Nandito po ako para pag-usapan natin yung tungkol sa Iglesia ni Kristo versus sa naniniwala nila sa Bible. Ganito po ang ating mababasa. Pero hindi naman po tayo nanira ng ating ng ibang tao. Ang atin lang po ay yung pawang katotohanan galing po sa aklat ng Bible. Ang topic po natin ngayon araw na ito ay ang Iglesia ni Kristo versus the Bible. Pero bago po yan, ako po si Tinig mula sa Silangan. Huwag po waligtaan na mag-subscribe sa para marami po kayong mga malalaman sa ating videos. Ano nga ba ang Iglesia ni Kristo? At sino ang founder nito? At kailan ito nagsimula? Yan po ang mga tanong. Ang Iglesia ni Kristo ay mula sa mga talata sa Bagong Tipan na isinalin sa Tagalog. Ito po. Sa wikang English po, wala kayong makikitang Iglesia ni Kristo. Kasi sa English po yon ay Church of Christ. Itinayo ito ni Felix Manalo, isang dating pastor ng Seventh-day Adventist Church na umano'y wala naman sa Seventh-day Adventist ang kaligtasan. Kaya siya ay umalis sa sinasabing simbahan. Patapos doon, nagkulong siya sa isang kwarto at nag-aral lang Biblia. Sa mga pagkakataong yun, diadalhan lang siya ng kanyang misis ng pagkain. Dahil may sali na noon sa Tagalog ang Biblia, nabasa niya roon ang katagang Iglesia ni Kristo. Mula noon, nangaral siya tungkol sa katagang ito. At sa pagdaan ng maraming dekada, nagkaroon siya ng milyong-milyong tagasunod. Ngunit kailan ito itinatag? Itinatag ito noong 1914, July ito, buwan ng July. At sa panahon ito ay panahon ng digmaan, pandaigdig, ng mga tao ay nawawala ng pag-asa. Pagkakataong ito, sinamantala ni Felix Manalo. Ang sinabi niyang sugo siya sa mga huling araw. Galing! Magaling na estratehiya ito upang ang mga tao ay mapaanib. Dahil sa panahon ito, ang simbahang Katoliko ay mga korap sa pamumuno ng mga praile at ang mga Dominikano. Ngayon, bakit ko sinasalaysay ito? Para kabatid sa inyo na ang tinig mula sa Silangan ay patas. Dumako tayo sa New Testament. Ano ang New Testament? Kailan ito nasulat at bakit? Sino ang nasa likod ng pagsulat? Yan ang mga tanong. Ang sagot, ang New Testament ay isang testamento ng pag-ibig ng Diyos para sa tao sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang liwanag sa atin ng ibig sabihin ng New Testament. Kalipunan ito ng mga sulat ng mga taong nakasama ni Jesus at sumampalataya sa Kanya. Naisulat ito mga 50 years pagkamatay ni Kristo. At ang unang sulat nito ay isinulat ni Pablo na siya'y nasa kulungan pa. Napagsama-sama ito noong 1st century AD at tinawag na Biblia, meaning kalipunan ng mga aklat. Sa mababaw na Tagalog ay pinagsama-samang mga aklat.
Sinulat ito ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon at pinagsama-sama sa isang aklat, ang Bible. Dumako tayo sa doktrina ng Iglesia na itinayo ni Manalo. Una, pinipili lang nila ang mga talata sa Biblia at binibigyan ng sarili nilang palagay. Sinasabi nilang sila lang ang maliligtas. Wow! Natural, kung isa kang tao na hindi pa nagsisiyasat sa Biblia, eh malamang mahihikayat ka sa kanila. Kaya nga hindi nila pinapayagan na yung kanilang mga member ay magkaroon ng Biblia sa kanilang tahanan. Tayo po ay hindi naninira dito ng ibang relihiyon o ibang paniniwala. Ang hatid lang ng tinig mula sa silangan ay ang magandang kaalaman o kaalaman na dapat ay malaman ng bawat isa sa atin. Hindi yung puro tayo pag nakita nating sikat ay susundin na o papaniwalaan na. Pangatlo, pinagbabawalan din nila ang kanilang member na kumain ng dugo in natural way. Talagang kinakain ng dugo. Talagang hindi siya kinakain. Kasi liquid siya eh. Mga vampira at mga aswang lang kumakain ng ang minum ng dugo. So in science explanation, ang dugo ay may mga bakterya. Kaya kung kakain ka nito, iinom ka, ay talagang makakontamida ang tiyan mo, kaya naman ay magkakasakit ka, mga diarrhea ka, o kaya sumama pa ang pakilasa mo. Meaning, kung dadaan to sa mainit na temperatura o sa apoy at naluto, it means hindi naman masama na kainin. Kasi sa pagka dumaan sa apoy, mabubuo yun, mamamatay ang bakterya, pwede siyang kainin kasi hindi na siya likido. Balik tayo sa sinabi nilang sila lang di umano ang maliligtas, no. Paano pa ang tanong ko naman dito, kung sila lang 1914 lang ito itinatag, paano naman sina Pablo at ang 12 alagad? Eh, hindi 'yun ipinanganak sa taong 1914 hanggang ngayon. Paano naman sila hindi sila ligtas? O kahit bata, kahit elementary, maiintindihan 'to eh. Kung paano ipaliwanag? Hindi na dapat nila pwedeng angkinin ang kaligtasan. Dahil ang kaligtasan natin, ay na kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya na si Kristo ay anak ng Diyos. Bago pa tayo ipinanganak, hanggang mamatay, alam na ng Diyos kung ano yung mga kasalanan na gawa natin at pinatawad na yon sa pagkamatay ni Kristo sa cross. So, ibig sabihin, kahit pumatay ka, hindi naman sinasabing pumatay ka, pero kung halimbawa, nakagawa ka ng kasalanan, bago pa mangyari yon, napatawad ka na ni Kristo dahil nga sa pagkamatay ni Kristo sa cross. Hindi, hanggang ngayon, hindi pa ninyo naiintindihan na salvation by faith, not by work. Sinasabi nyo na bawal lang kumain ng ganito. Kasi pinagbabawal sa Biblia, bawal lang magsuot ng mga pantalon ng mga babae. Kasi pinagbabawal daw. Dapat daw magbelo kasi sinasabi ni Pablo na magbelo daw. Mga kapatid, pinalaya na tayo ni Kristo sa mga ganyang batas. At sabi ni Pablo, dahil malaya na kayo, ang inyong sarili ay kayo na mag-control. Kung alam nyo, kung may mga sitwasyon na hindi nyo kaya, gamitin nyo ang filter na ginamit ni Jesus. Ano yun? Yung pag-ibig. Pumatay kayang tao, pag-ibig ba yun? Hindi ka hindi.
Kung nagnakaw ka, may pag-ibig ka ba sa tao niya nakawan mo? Di ka hindi. Pag-ibig ang filter. Hindi. Hindi yung, ay, born again ako. Hindi ako pwedeng mag-nino kasi born again ako. Pero pinipigilang gumawa ka ng mabuti. Pakikipag-socialize yun. Para makilala ka ng tao. Para makilala ka ng ibang tao, nung magiging inaanak mo, magiging pangalawa kang magulang. Kasi, ninong ka. Masama ba yun? By dun sa filter ni Jesus Christ na pag-ibig? Sabi mo, bawal kumain ng dugo. Oh. Panahon pa yun ng mga Hudyo. Ang 10 utos, hindi para sa atin yan. Ha? Tandaan nyo. Hindi para sa mga hintil, para yun sa mga Hudyo. Hudyo ka ba? At pinipilit mo maging Hudyo. Ha? Namatay si Kristo para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Ha? From the beginning to end of the world, nabayaran na yon. Bayad na. Oh, so ibig sabihin, kahit pumatay ka, bayad ka na? Oo! Oh! Pero sinasabi bang pumatay ka? Pag gumawa ka ng kasalanan, lalo mo lang ulit, pinapako sa krus, Jesus. Oh, napaka sama naman ng ginawa mo para kay Jesus. Wala ka na utang na loob, paulit-ulit mo pa ipinapako sa krus kasi nga sa paggawa mo ng kasalanan. Kasi ngayon, alam mo nang napatawad ka na pala hanggang sa mamatay ka, napatawad ka na. Ngayon, alam mo, maliligtas ka sa langit. Oh. Alam mo, tas gagawa ka ng kasalanan dahil napatawad ka na. Hindi, parang lalo mo pinapako sa krus, Jesus. Paano pag dumating ang panahon at tayo na doon sa langit, ano sasabihin mo? Ay Panginoon, niligtas mo na naman kami, kaya patuloy akong gumawa ng kasalanan dahil alam ko hanggang sa pagkamatay ko, ay niligtas mo na kami. Oo, tama naman yun. Pero hindi naman ibig sabihin, gumawa ka ng gumawa ng kasalanan dahil ikinapatawad na. So ngayon, ano ang hiling ni Jesus? Dahil sa napatawad ka nga sa kanyang pagkamatay sa krus, ano hiling niya? Ang hiling niya, sumampalataya ka sa kanya na siya'y anak ng Diyos at Panginoon. Yun lang. Oh. Ngayon, makakagawa ka pa ba ng kasalanan kung sumasampalataya sa Panginoon? Di ka hindi. Kasi ang Panginoon ay mabuti ang ginagawa. Pero bago yan, marami pa tayong topic tungkol diyan. Dito tayo sa napunta tayo sa ibang topic eh. Dito tayo sa topic ng iglesia, kung ano yung kanilang pinaglalaban. Ngayon, dito na tayo sa ano. Dahil tinatawag nga ng mga iglesia na Panginoon si Jesus, ay, pero hindi nila ito pinaniniwalaan na Diyos. Kundi isang tao lang. O, kita nyo. Ano ka maliligtas kung ang tingin mo kay Jesus ay tao lang? Eh, anak na siya ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, sumampalataya ka sa akin na ako'y anak ng Diyos, na ako'y sinugo niya, maliligtas ka. O, pag anak, galing ang ama mo'y Diyos. Pwede Diyos ka, dahil anak ka. Simple naman yun para sa mga family, ano, converted sa family. Tayo, anak tayo ng Diyos. Magiging anak tayo ng Diyos kapag sinusunod natin si Kristo. Kasi kapatid natin si Kristo. Oh, paano kung magiging anak ng Diyos kung puro kasalanan natin ang ginagawa natin? Dumako tayo sa dugo, yon. Saan ba galing ang paniniwala nila? Ha? Na bawal kayo ng dugo. Eh di sa mga Hudyo sa Levitico, itinuto sa Levitico yon. Oh. Ang tagal na noon. Mubun-mubun din pag may time. Pero gaya nga sinabi ni Jesus, hindi siya naparito upang baliwalain ang mga kautusan, kundi upang ganapin. So paano magaganap between doon sa pagkain ng dugo na yan, ng mga bawal na sinasabi na yan? Sabi ni Kristo nga, hindi nga yung pumapasok sa bibig ang nakakasama sa tao, kundi yung nanggagaling sa puso at inilalabas ng bibig. Oh, napakadali namang isipin natin yun o intindihin. Oh, doon pa lang, wala na yung mga bawal-bawal na yan.
Biyabalik niyo sa sinaunang panahon ng mga tao eh. Hindi man tayo Hudyo. Para lang sa magpapakahudyo kayo para maligtas. Para sinasabi niyo, kaya niyo iligtas ang sarili niyo sa pamamagitan ng sarili niyo. Ay kaya nga dumating na si Kristo eh. Si Kristo mismo, pag naniwala ka sa Kanya na siya ang Panginoon at siya ang anak ng Diyos, ligtas ka na. Oh, sabihin ng iba, naniniwala kay Kristo, pero pumapatay. Tingin mo naniniwala yon? Ay pumapatay nga ng tao. Hindi, siyempre. Kapag naniwala kay Kristo, bababaan ka ng Espiritu Santo, lulukuban ka, at pawang mga kabutihan ang gagawin mo. Pero hindi natin inaano kung ano talaga ang totoong paniniwala ninyo. Kung kayo naguguluhan o ano man ang naisip nyo. Pero isa lang siya sabi ko, maniwala kayo si Kristo ay anak ng Diyos at siya ang tagapagligtas. Lahat ng kasalanan nyo, simula na ipinanganak kayo hanggang mamatay kayo, kahit bata pa kayo ngayon, alam na ni Jesus yan. Pinatawad na yun ni Jesus. Oh. So ngayon, anong paniniwalaan nyo? Salvation by work, salvation by faith. Salvation by faith. Maniwala kayong si Kristo ay anak ng Diyos at maliligtas kayo. Yan ang laging nasa turo sa aking paniniwala sa mga itinuturo ko na salvation by faith. Alam kasi ng Diyos na walang nakasunod sa batas kahit isa. Sa Bible, kung maisip nyo, yung isang mayaman, pumunta kay Jesus. Ang sabi ko, ay mabuting tao yon, mayaman. Pinakamayaman, sobrang napakayaman. Ang sabi niya, Panginoon, naniklod, ano po ba ang aking gagawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Dahil nagawa ko na eh. Nagawa ko na po yung lahat na naiutos sa Bible. Yung simula sa aking pagkabata, nagawa ko na. Oh, tumingin lang si Jesus sa kanya. Siyempre, alam naman ni Jesus na nagawa nga niya dahil Diyos siya eh. Alam naman niya. Sabi ni Jesus, may kulang pa sa iyo. Dahil alam ni Jesus na mayaman siya, sinubok niya. O, pagbenta mo ang mga ari-arian mo, tapos ibigay mo sa mga doka, at pagkatapos, sumunod ka sa akin. Nalumo ngayon, siyempre yung mayaman, kasi simula pagka mayaman, ang ginhawa ng buhay niya eh. Tapos ipamimigay lang niya basta-basta. Maghihirap siya. Ayaw niya mangyari maghirap. Pero hindi natin masasabi mo sa mayon, yung taong yun. Kasi nasunod niya yung utos lahat. Simula sa pagkabata niya. Oh. Ano lang yung kulay? Pamigay, ipamahagi. Yung kayamanan. Oh, tumingin si Jesus sa mga tao sa paligid niya. Anong pagkakasabi niya? Ang sabi niya, napakahirap talagang mapabilang ang isang mayaman sa pinaghaharian ng Diyos. Oh, tandaan niyo itong salita ni Jesus na sumunod ha. Mas mabuti pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa makapasok ang isang mayaman sa pinaghaharian ng Diyos. Gano'ng kalaki yung kamelyo, gano'ng kalit ang butas ng karayom. Oh, sabihin ng iba, hindi literal. Example nga yun eh. Example nga ni Jesus na napakaliit ng karayom, napakaliit ng butas ng karayom, ang laki ng kamelyo. Example yun, na ang hirap, imposible mangyari, pero sabi niya, mas makakapasok pa daw yung kamelyo sa butas ng karayom kasi isang mayaman. Gano'n kayo imposible pala na makapasok ng isang mayaman sa pinaghaharian ng Diyos. Kasi nga alam nilang, ayaw nilang maghirap. Kaya hindi siya pumayag, umalis. Umalis yung mayaman. Ako pala yung magiging mahirap. Kaya alis na ako. Sunod ko na lahat na sa ano ni Moises eh. Anong klase naman itong nasa harap pang kung nagtuturo sa akin na ipamimigay ko. Yun ang thinking ng mayaman. So hindi naman tayo dyan kasi ang ating purpose naman ngayon ay tungkol dun sa iglesia nga na yan. Pero nandun din, nakasulat sa akin mga sinulat. Bale, kasama din naman doon ang ating topic. Ngayon, meron naman akong babasahin sa inyo na sulat ng aking pinakapaboritong napaganda ng mga sinasabi ng aklat nito ni Pastor Ed Lopez. Talagang
ang ganda ng paliwanag niya sa kanyang series na Deeper Water series na wala yata yung isang yun. Bali, hahanapin ko lang yung ano. Nasa, ito. Jasoness or Moistness. Ang mabasa dito ay yung sa pahina 84. Pahina 84, ayan. Sa pahina 84. Ng kanyang sulat sa The Deeper Water Series ni Ed Lopez na sinasabi niya dito. Na ang pamagat dito ay the law applied only temporarily before Jesus came. Temporal daw. Sabi niya, uulitin natin, sabi niya, walang maliligtas sa pagsunod sa mga kautosan. Nandyan lang ang batas para turuan kang manalig sa paanong paraan. Yan sabi niya. Sa kasusunod mo at sa mga pagtatangka mong sumunod, isang bagay lang ang malalaman mo na hindi mo naman pala kayang sundin ang lahat. Yun sabi niya. Masusukol ka ngayon. Mako-corner ka dahil ginawa mo na ang lahat pero hindi mo pa rin magawang banal ang sarili mo. Hindi mo pa rin masunod ang lahat. If you obey. If you obey daw. All. Except one. It is as good as breaking all the laws. Kahit daw masunod mo ang lahat, maliban sa isa, hindi mo rin nasunod ang mga utos. Therefore, everyone is a lawbreaker and will be condemned because everyone fails. Lahat nagkakamali. Paano ngayon naging teacher ang batas? Yun, sabi niya. Ano ngayon ang lesson na natutunan doon? Na kailangan mo pala ang savior. Yun. Ang ipinangakong tagapagligtas kay Abraham. Si Kristo yun. Kailangan mo pala na dumating na si Jesus dahil hindi mo pala kayang iligtas ang sarili mo sa pamamagitan ng sariling pagsisikap sa pagsunod sa mga kautusan. What will I learn? Faith. What? Faith. Faith that saves. Faith in whom? Faith in Jesus, the Son of God, who died for us and whose blood cleanses us from all sins. Nandyan ang batas hanggang matutunan ng sangkatauhan ang katotohanan na hindi nito kayang abutin ang Diyos sa sariling pagsisikap lamang. There was a time when humanity had the law as temporary guide, but when the perfect guide and Savior comes, the law expires daw. Tapos na ang kanyang panahon. The law applied only temporarily before Jesus came. What's the point in going back to it now that Jesus had already came? What is now in effect is God's grace, His kindness, which we all do not deserve. Napakalinaw. Sana po ay malinawan ang ating isip ko. Ano yung mga naririg natin, naiintindihan natin. Umasok tayo sa isang kwarto at manalangin upang ipagkaloob sa atin ng banal na espiritu ang ating hinihinging kaliwanagan sa ating buhay.
Kung may mga comment kayo, i-comment lang po ninyo, tapos ating babasahin po isa-isa pag mayroon tayong oras. Huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe para marami po kayong mga malaman. Yun naman po inaasa inyo, pero yung binibigay ko ay alam ko nang makakabuti o sana makabuti. At sana magkaroon ng kaalaman sa lahat yung aking mga sinabi. Wala naman tayo dito kung sinisirang kung anumang mga relihiyon o sekta. Ang atin lang dito yung nakasulat sa Bible at yung kaalaman. So sana po ay lagi po kayong safe at stay at home at manalangin lang po lagi sa Panginoon at maglinis ng mga katawan. Maglinis din po kayo ng kaluluwa natin. At ang Panginoon ay mahabagin sa mga tao ang sumusunod sa kanyang mga kautusan, kanyang alam, ang kautusan ni Jesus, isa lang naman. Pag-ibig. Yun lang naman. Sana po ay makatulong ang ating sari ngayong araw na to. Salamat po at ingat po kayo.